Luto na po sila. Pwede na natin silang tanggalin sa mantika. Upang turuan na naman po kayo ng panibagong recipe natin. Pero sa ngayon po, ang gagawin natin ay snack na pwede rin pong pang-business. Kasi po, alam niyo naman po, may lockdown ngayon. Karamihan sa atin, mga walang trabaho. Ang La Union po, ito po ang hinihintay nila para maidagdag po nila sa business nila. Ang gagawin po natin ngayon ay how to make French fries. Umpisahan na po natin. Ginamit ko po yung para may design, itong sigsag na slicer. Kung wala kayong slicer, pwede rin kahit anong kutsilyo dyan, basta ang mahalaga, ma-slice yung potato. Yan lang po. Ang ginawa ko po sa potato, mga viewers, pagka balat po niya, hinugasan ko muna para tuyot siya, para pambawas ng pampunas mamaya. Huwag po yung sobrang liit, tama lang. Hindi siya masyadong makapal, hindi siya masyadong manipis. Kasi medyo liliit pa ito pag naluto. Mas maganda po pag ibibisnes yung malalaking patatas. Para mas mahaba siya. Ito kasi sa tinda ko lang, kinuha ko lang ito eh. Isang kilo po ito. Mas maganda po itong towel natin, yung dark color, para pag ulit-ulit yung ginagamit, hindi siya pangit na tingnan. Kasi nagdadagsa ang patatas eh. Gawin po natin, patutuyuin natin siya sa towel para kumapit mabuti yung all-purpose flour natin. Kailangan po tuyong-tuyot siya kasi masasayang lang siya, hindi siya luluto. Dapat kapit na kapit yung flour natin. Kapag tuyong-tuyo na po siya, ilagay natin siya sa canister. At lagyan po natin siya ng all-purpose flour. Yung third class po, huwag niyong ilagay. Pangit ang outcome niya. Kasi ang all-purpose, maganda ang kapit niya. Tsaka madaling umasim yun. Pagkalagay ng konti po muna para kasi hindi masasayang yung all-purpose flour nyo. Ganito po, tatakpan ko siya. At ang gagawin nyo, isi-shake nyo lang siyang ganito para malagyan po siya lahat. Tingnan natin kung malagyan na silang lahat. Ay, okay na po siya. Ganito po, balot na balot siya ng all-purpose flour. Ngayon po, pwede na natin siyang prituhin. Isang kilong potato po yung ginawa natin, French fries. Try natin sa isang liter ng mantika kung lulubog siya. Kapag
pag mainit na yung mantika, dun pa lamang natin siya pwedeng ilagay. Dapat nakalubog po siya para lumutong siya at huwag natin siyang tatakpan. Huwag natin lalagyan ng cover nung kasirola natin na paglulutuan para crunchy siya. Kung gusto niyo pong kumulo kagad yung mantika, pwede niyo siyang takpan. Hinan po natin siya kung mainit na mainit. Kapag nilagay niyo po siya, huwag niyo siyang palaging haluin para hindi matanggal yung harina niya. Pag hindi siya nakalubog sa mantika, hindi siya luluto. Matipid po pag niluluto natin siya sa ganitong kaldero. Lulubog mabuti yung potato at saka hindi siya aksayado ng mantika. Sa kawali kasi, ano siya aksayado ng mantika kasi malapad. A few moments later. Pagbuin natin ulit. Wow, panutong na siya. Malapit na tayo makatipin ng french fries. Malalaman nyo kung paluto na yung french fries natin, eh, lumulutang na siya. Tsaka parang may ano na siya, madali na siyang haluin. Mararamdaman niyo po, may tunog siya. Malutong na sila. Luto na po sila. Pwede na natin silang tanggalin sa mantika. Alam niyo naman po, pag luto na, parang pag inahalin nyo, may tunog at saka nakalipang sila. At saka may nagbabrown na sila. Oh. Ulitin ko po, huwag nyo kayong halo sa french fries hanggat malambot pa siya kasi madudulo po siya. Diyan na po mga viewers yung naluto nating french fries. Ito po 100 grams na ketchup at saka 150 grams na mayonnaise. Inimix ko po siya. Bali, ito yung sauce ng french fries natin. Ito po ang pinakamasarap na sauce ng french fries. Pero pag umibibusiness niyo po siya, pwede kayong bumili sa town ng o kaya sa mall yung mga iba't ibang klase ng flavor. Merong cheese flavor, may onion, garlic flavor, merong barbecue flavor at iba pa po. Pero ito yung pinakamasarap. Mix lang natin siyang mabuti. Ito na po yung na-mix natin sauce. Ayan, tapos na po siya. Favorite din ni Ender Yalo nito. Sister J, no, may bago na kayong ibibusiness ng mga friends mo sa La Union at saka yung mga kababayan mo dyan. Maraming salamat po sa
nag-support ng Edna's Lutong Bahay at saka po sa mga viewers natin. Maraming maraming salamat. God bless us.